sa mga gusto pong mag-business, kailangan nyo munang isipin kung ano yung goal nyo, ano yung purpose nyo, bakit po kayo nag-business. Hindi lang po dapat dun sa, kaya ako nag-business kasi gusto kong kumita. Kailangan mas deeper than that yung reason natin. Yun na talaga yung common, gusto natin kumita. Pero para talagang tumagal ka sa negosyong gusto mong pasukin, dapat alam mo yung purpose mo. Mas alam mo yung goal mo 20 years from now, 10 years from now. Kaya dapat talaga yung business direction talaga natin is ma-analyze natin. Halimbawa, sa business, yung for the year namin, planado na siya ano yung mga expenses for the year, ano yung target na sales for the year, and then for next year, for 5 years, for the next 10 years, nag-visualize ako ng ganyan. Let's say yung plan namin for this year, ganitong expense ang lalabas. So, yung 1 year na yun, hinahati namin yun into 4 quarters and then nag-uusapan namin yan on a monthly basis and even weekly basis kung nasaan na tayo, ano yung mga kailangan natin gawin. Kung gusto nyo po is, ano tayo, mag-plan tayo ahead of time. Kasi talagang mas nakakatulong yun. Kung may naiisip kayo ngayon na gustong gawin yung business for next year or for the coming months, ilistan nyo po ano yung mga pros and cons niyan, ano yung mga possible problems, ilan yung gagastusin nyo, ilan yung kakailangan ninyong tao, paano siya magsisimula, kailangan ba siya munang i-register, or kailangan trial and error ka muna, huwag muna ba siyang i-register. So yung mga ganun pong question.